beautiful people, this is Miss M and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. Anyway, good morning and a happy Thursday. So for today's video, naisipan ko na humanap ng 10 comments from the Killer Bride teaser ngayong November 7 kasi mayroon silang nilabas na ano. So maraming comments doon na mayroong mga tao doon na mayroong mga marami silang hula-hula tungkol sa kung anong susunod na mangyayari sa episode ng The Killer Bride. So kukuha ako ng 10 comments doon, siguro random people lang. Maraming comments doon, so pipili ako ng mga comments na ano, na either advance mag-isip at saka yung sobrang ano, yung nakakatawang comments or Team Cambio or Team Vito and Camila. So yeah guys, let's go. Bago ako magsimula mag-video or magkuha ng mga comments nyo, dahil magluto ako ng noodle today, so kailangan ko munang i-defrost ko muna yung lulutuin ko dahil para pagkatapos ko mag-video, tamang-tama naman na lumambot yung karne at magluluto na rin ako. It's around 8:30 na rin. So, yats. So, dahil dito, mag-minudo ako eh. So, ito yung minudo ko. Nakalagay sa plastic. So, ito yung atay. Ito ba yun? So, i-defrost ko na lang. Lalabas ko na lang. Ayan. Tapos, i-ano ko ng tubig. So, lagay natin sa kusina at lagyan natin ng tubig. Anyway, my slipper is here. So, ilagay natin to sa ano, lalabas muna tayo. So, guys, na-defrost ko na yung ano, yung meat na pang-minudo. So, magawa na tayo ng video at pipili na ako ng 10 comments from the Killer Bride teaser. So, we will find a good place to make a video, maybe here. So, yeah. I will just get a chair. So, guys, as what I said na ang video natin, ito na, nakahanap na ako ng ano, nakahanap na ako ng maayos na pwesto na medyo maliwanag dahil nga wala tayong ring light, so kailangan natin ng maghanap ng medyo maliwanag na lugar para magkakitaan tayo. So anyway, may delivery kasi sa baba kaya dali-dali akong bumaba at ano. So ayun, ito na ngayong teaser ng The Killer Bride, November 7, 2019. So right by now, meron siyang 60,000 views and how many comments? 268 comments. So ang gagawin ko guys, maghahanap ako ng 10 comments na pwedeng advance kang mag-isip, pwedeng funny, basta 10 comments. So either pwedeng ikaw tong nag-comment dito, sasabihin ko yung pangalan mo. So, sana okay lang din na babasahin ko yung pangalan mo and or pwede bang basahin or hindi. Siguro hindi ko na lang lagyan ng pangalan kung kanino galing yung comments, basta sasabihin ko na lang. So, anyway, let's get started. So, ang abangan, ikukwento ko sa inyo, ang abangan, i-play natin. Namatay na pag-ibig.
binuhay ng pag-ibig. So, parang yung abangan ngayon, guys, para mamayang gabi, kumbaga, di ba, nang dahil sa pagmamahalan nila Vito at Camila, yun nga yung mga trahedya sa buhay niya na nangyari nung nakulong siya, namatay yung anak niya. Tapos, ang nakalagay dito, binuhay ng pag-ibig. Ang sabi ng binuhay ng pag-ibig is yung sinail siya ni Fabio from the sunog, so from the fire. So, yun yung sinabi siguro na binuhay ng pag-ibig. Tapos, ang mga pusong na ngapa sa dilim. Magbibigay liwanag. At parang yung tipong gulong-gulo si Camila dahil sabi nga niya na dahil sa minahal natin ng isa't isa, magdusa daw silang dalawa. So, sina Vito. So, either yun nga yung ano, ito yung teaser. So, syempre, itong killer bride kasi marami talaga, lalo na ako nga din, marami talagang ano, pwedeng sabihing hula, marami kang pwedeng sabihin na pwedeng susunod na mangyari, pero hindi mo naman talaga mahulaan dahil ang daming twist. So, ang sarap ano basahin yung mga magagandang ano, mga advance mag-isip dito sa comment section. So, yeah, let's go. Let's start. So, una, hanap natin. So, ito na nahanap ko. Galing kay kakalungkot lang sa lahat ng ginawa ni Fabio para kay Camila. Kayang-kaya ni Camila tutukan ng baril si Papa Fabio. Huhu, sige na Fabio, mamatay ka na. Tapos isumpa mo love life ni Camila, char. PS, huwag ka na dyan kay Camila, Fabio. So parang tapos ano, emoji na heartbroken. So ang ano kasi sad talaga, nakakalungkot na kayang gawin ni Camila yun kay Fabio. Pero sana talagang hindi rin niya kayang iputok para kay Fabio. So yun yung first comment natin. So second comment, ito. Please don't let Fabio die. I'll be so mad if she killed him after everything he's done for her. And here comes Vito crawling and she chooses him over Fabio, who was always there for her. He dies. I'm done watching even if Vito knows she's alive. So parang ito talaga yung ano eh, yung team cambio to, team Camila and Fabio. Yung parang ayaw na ayaw nilang mamatay si Fabio sa character sa drama na yon. Dahil talagang sa totoo lang, si Fabio talaga ang isa sa nagkakabuhay ng The Killer Bride. So, pangatlong comment. So, tingnan natin itong, isa din to sa mga hinihintay ko. So, basahin natin yung comment niya. Sabi niya, naghihintay ako ng kissing scene o kahit sweet moment man lang ni na Camila at Fabio. Yes, parehas tayo, naghihintay din ako. Kaso, parang ang fierce talaga ni Camila pagdating kay Fabio. Parang ano na talaga siya. So, naghihintay din ako at gusto ko rin yun, kahit na yakap na talaga ang maramdaman mo na may paki din sa Camila para kay Fabio. So, next comment, pang-apat. Ito, nakakatawa to. Hinihintay ko pa din ang araw na hindi off-shoulder ang suot ni Ima. Kahit Bermans na, naka-off-shoulder pa din. Taglamig na, uy. Eh kasi nga, itong si ano, itong si Emma, lagi talagang naka-off-shoulder. So, si Aliana na nga, ano na nga eh, hindi na nga naka-off-shoulder, di ba? Dahil may akalabuti na lang, dahil siguro, ewan ko na lang kung anong itsura, kung nangangampanya siya para sa kandidatura niya, tapos off-shoulder yung suot niya. So, baka cute, dahil maganda naman siya, at bagay naman sa kanya kahit anong isusot niya. Pero kung off-shoulder, I don't know lang ha. So, anyway, next comment. Panglimang comment. Panglima na ba? So, itong comment na to, ito yung isa sa mga comment na hula na comment. Feeling ko binaril lang tauhan ni Luciana si Fabio tapos kumanti si Camila at magagalit si Emma kay Camila dahil nasaktan ang papa niya. So, pwede din tong hula na to. Pero feeling ko talaga, ang hula ko doon yung pagputok ng baril. Yung parang, yung parang, oh my God, meron na naman delivery, wait.
So next comment, sabi pa dito, ipapatulfo kita Camila pag si Fabio tinamaan mo. Oh, talaga na parang ano naman, grabe naman si Camila siguro kung si Fabio talaga ang babarilin niya. So next, direct, wala ang sweet moments sina Fabio at Camila, andyan na si Vito. Ah, hi. Hi. So ito parang na-disappoint pa yon dahil nga yung thriller kasi nakakabitin talaga at parang ang hirap hulaan kung anong susunod na eksena dahil una simula rin 30 seconds nga lang yon, tapos binalik pa dati yung nangyari ni Camila, so parang ang hirap talaga mula. So sabi dito, wala sanang mamatay, maganda magiging tandem nilang tatlo. Yung mga yun nga lang, baka laging mag-away si Fabio at Vito. Akala ko nga si Emma yung nababaril eh. Nakakabitin yung trader. Oo, nakakabitin. So, next. So, sabi dito, yung kumbaga parang itong comment na to, parang sinabi niya na tinalikuran ka na nga ng lahat at andyan si Fabio, so dapat si Fabio yung pipiliin mo. So, sabi niya, Ki Fabio pa rin gusto ko. Tinalikuran ka na noon ni Vito. Hi, si Fabio nagkuha sa'yo. Si Vito walang nagawa. Ba't umikot sa pagmamahal? Ano ba yan? So, sana nga din, no, na sana hindi rin umikot sa pagmamahalan nila Vito at Camila yung kwento. Dahil nga nalaman na ni Vito na buhay itong si Camila. So, next. Hanap tayo. Ito pa, sabi na, kung mamamatay si Papa Fabio, ba't pa ako manood? Anong ganda ng kwento kung babalik si Camila kay Vito? May asawa na yung tao, bahala kayo. Oo naman talaga, may asawa na si Vito at may anak na. So, parang ano na naman, so magiging kabit si Camila. So, parang ano, pangit. So, ito yung mga, isa din to sa magandang comment. Oh, how so I love the viewers. Nagiging more intense na din ang ating creativity. Di na ako nagtaka may magiging writer na sa atin sa pag-isip susunod na mangyari sa Killer Bride. Marami kasi nga guest na susunod na mangyari. Maraming mga advance mag-isip kung anong susunod na mangyari. So, marami talaga. Tapos, pagkano naman, ako nga, nag-comment nga din ako dito. Tapos, akala ko talaga yun yung susunod na mangyari. Akala ko nga talaga ang Killer Bride ay isa sa mga si Camila talaga. At meron lang siyang another personality. But then, hindi ko akalain ang tutong Killer Bride yung si Agnes. At hindi, halos ko nga hindi na matandaan yung papel niya doon. So, ito. Feeling ko, binaril ni Fabio si Vito at binaril na naman ni Camila si Fabio. Dalawang putok kasi, maningaw-ngaw, iwan ko na lang. Feeling ko talaga, yung baril na yun, pinutok ni Camila sa taas para warning na, Fabio, ibaba mo yung baril mo. Parang gano'n, dahil hindi pa sulit ang mga nakita natin ibinin siya. Baka meron pang ibang tao na nasa likod nito at sinet up lang tayo. So, yun. Baka yun. Dahil ang sarap magbasa ng mga comments, so dagdagan natin. Siguro naka-10 na ba tayo? Or kahit sobrang 10, sobra sa 10. ito. Isa ako sa mga tumatanggap dito. Sabi niya, Camila, akin na lang si Fabio. If ayaw mo na sa kanya, ha ha ha. Or ipamigay mo sa iba na may gusto. Ang daming may gusto kay Fabio. Ha ha ha. ito, sabi niya, si Vito po ang nabaril, tapos magkaka-amnesia at hindi niya maalala na buhay pa si Camila. Ito, talagang maraming protector dito kay Fabio at ayaw na niya talaga masaktan si Fabio at gusto nila ang team Fabio. So next is, ang next na comment, wag naman sana patayin si Fabio. Sana at dahil sila ni Camila at magkatuluyan kasi may pamilya na rin si Vito. Sa tingin ko, di siya nakamove on noon kay Camila kasi may guilt siya na wala siyang nagawa noong akala niya namatay si Camila. Gaya ng sabi niya na sana makahirap siya.
makaharap niya si Camila para makahingi ng tawad o siya ng tawad, sa tingin ko, yun yung rason kaya di siya makamove on. Baguio and Camila pa rin sa huli. Correct. Isa din yun sa mga dahilan siguro kung bakit yung isa sa mga tao na hindi makamove on dahil walang closure at saka may guilt feeling sa kung ano mang nagawa nila dati. So, yun. Isa din to sa mga pwede. So, next. So, anyway guys, if you like this video and maybe kung nabasa ko isa sa mga comments mo, masarap sana magbasa pa ng maraming comments, pero maghahang na yung cellphone ko kung sobrang haba yung video ko. So, kailangan papatay-patay ako ng after 3 minutes para yung cellphone ko hindi siya maghang at makapag-edit pa ako sa dyan sa cellphone ko. Kasi kung habaan ko pa, hindi na ako magpag-edit, maghahang siya. So, ayun na nga guys. Sana nagustuhan nyo yung mga, no? Yung mga na isa ba kayo sa mga advanced mag-isip? Isa ba kayo sa nabitin? Isa ba kayo sa malungkot kung mababaril ni Camila itong si Fabio or gusto niyo silang maging team up? So saan kayo doon? Sino ang mga manok niyo? So ayun na nga guys, thank you so much for watching and of course happy lang at huwag kayong magpapadala sa kung ano mang pwedeng pinagdaanan niyo. Dapat ano lang yan, dapat isipin niyo na party lang ng buhay yan at huwag niyong seryosohin masyado. So, thank you so much for watching and see you all on my next video. Bye! Happy Thursday, guys! Thank you so much!